Amen. Okay. Good morning ulit sa lahat. Morning. So this time ay lesson proper tayo, no? Definition of soul winning. Ano ba yan? Nabasa natin kanina sa Proverbs 11:30. The fruit of the right is the tree of life, and he that winneth souls is wise. So nagustuhan natin term na to kasi nga dahil sa verse na to. Naalala mo lagi, kaya minsan naiintindihan mo na iba, hindi nyo soul winning. Kasi mababaw ang salita ng Diyos. Okay lang lang yung pagbago pa, pero iba, matandaan eh. Kaya yung sabihin, hindi ka wise. Or, parang sinasabi dito, hindi ka nakakawin, hindi ka wise. Parang ganun, meron siyang ano eh, may motivation siya eh, na hindi lang pas matapagunayan, pero talagang nabukitan ka rin, hindi madali. Kasi alam mo, yung soul winner ka talagang consistent na. Yung sabihin, may wisdom ka na wala sa iba. Yung sabi ng verse na yan. Especially, pag yan ay, magbibig ko lang ha, yung mga may people skills daw na tao, ganun daw yun. Naniwala, kunwari, nag-aaway ko ng dalawa. Nakausapin lang ng isang tao na yun, kala ko, kapatayan ng uli. So dahil marunong siya, nag-usap, sabi na rin yung ginagalang siya, naayos po yung problema. Ganun po yan. So tayo naman, nai-reconcile natin ang tao sa Diyos, di ba? So kaya, yan, aralin natin. What is soul winning? It is the same way preaching the gospel to the lost. Okay, meron lang gano'n, di ba? Pilip ko yata ko. So pareho lang yun, kasi okay yung, ano, kanya-kanyang term yan. Maraming pang ibang term dyan. Witnessing, ano pa, personal evangelism. Okay? Kaya tayo, soul winning yung nagustuhan natin kasi talagang hindi mga gaya ng iba yan eh. Kahit mga iglesia ni Manalo daw yun, mag-evangelize daw. Mimis-miss na yung word eh, no? Pero okay lang din yun, pero maling gospel yun, so walang kwenta. So tayo, nasa inyo na yan kung anong gusto niyo yung term. Okay? Sa kayo nag-galing, nag-preach kami to the lost. Nakunta. Pareho lang yun, preach the gospel. Okay. Sana alam natin natin ha, bago tayo muna, so really tayo, so really. So anong mangyayari sa isang tao na nakarinig at nanampalataya sa gospel? Ang sabi nung kanina? Sa ating Romans 1:16. He will have everlasting life. Okay, so napaganda. Kaya, ano na, soul winning, siyempre yung soul, sabi sa akin na, sa akin mga tree of life, di ba? Para kang isang puno na nagbibigay ng buhay. Di ba? Nagbibigay buhay. Tapos, pag alam mo yung puno, hindi naman isa, dalawa lang yan, di ba? Isang bunga ngayon, wala na, ganun pa yun. Hindi, tuloy-tuloy dapat yung mga mabunga ang puno. Meron pa ngayong bunga, mamaya meron naman. Isang marami. Yan ang gusto kong makita sa church natin, no? Saka sa individual. Na talagang, ikaw talagang matamata, powerhouse ka na kasi sa atin. So we ka talaga po. Walang pipigil dito. Amen? Amen. Ngayon yan. Kaya everlasting life. Magkatoksong po yan. So rin yung sabi sa John 5:24 naman. Paibasa niya, ready, Joe. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Yan, yun yung kanta natin, di ba? So malinaw po yan. Alala ko may sumagot sa akin online. Hindi ko lang pinatulang kasi alam ko. Ubus na walang alam. Sabi ba naman, mga iglesia din ano yun. So yan, no. Lately ko lang nalaman. So sabi ko, nasan sa Bible yung ano? Yung maliligtas, ganyan. Maliligtas agad. Kayo, ligtas kayo. Ganun yung mga yun. Kasi sila niligtas, ang turo sa kanila, ganyan. Pag namatay ka na, doon mo palang malalaman. Kaya hanggang ngayon, maglingkod ka na maglingkod sa Diyos. Maglingkod ka na maglingkod sa Diyos. Marami nagtuturo ng ganyan. Sa Bible, hindi. Sabi dyan, siya na nang narinig ang aking mga salita. Sabi dyan, at nanampalataya sa kanya na nagsugo naman sa akin, sino yun? Yung ama.
May ganun na rin yun. Siya'y meron. Ha? Pag sinabing hat, everlasting life, ano pala tayo siya? Meron na siya, buhay na walang hanggan. O eh, ano yun? Ligtas na rin, di pa. So, alinaw nun, no? Hindi, sabi pa siya sa bandang huli. And is past. Ngayon na mismo, siya'y lumagpas na, lumipat na dito. Death, lumagpas siya dyan, dito na siya sa light. O paano mo sabihin, hindi paligtas yan, o may everlasting light na. Malinaw po yan, ha? Oh, kayo naman ulit, and there you go. Labor not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Yan pala, kailangan magpabaw para maligtas eh. Hindi, hindi mo naitindihan, okay? Kaya sabi dyan, pagligtas ka na, at tatabauhin mo yung mga bagay na mapapakinabangan mo sa kabilang buhay. Hindi everlasting life yun. Sabi nung magtatagal lang hanggang sa buhay na walang hanggan. Okay? So, importante naman itong verse natin yung mga araw. Para tayo na maging masipag nga. Amen? Kasi yung iba talaga masipag. Nakita mo sino yung tao masipag. May mga tamad, di ba? Pero may masipag. Pero karamihan din sa mundo, bakit masipag sila? Nakita naman yung tao masipag, Ate Marge? Sino? Ito yung kilala ka? Ito yung kilala mo mga masipag? Ito talaga yung ano? Masipag? Ako? Masipag na ako itong lugay na pan. So, salamat po. Nagsisipag lang din dati na. Nalakot lang. Mga bata, ganun na. Utuwa din naman, di ba? Pero yan, may kilala ako. Kaya ako, tatanungin ako. Ganun din, si Pastor din, saka si Mong Karo. Yun ang lahing nasa utak eh. Sino lang ako natuto. Pero si Daddy, masipag po yan. Amen. Alam niyo naman, di ba? Kaya maraming alam sa buhay yun. So, pero, mukha mayaman dyan, masipag din po yan eh. Bill Gates, masipag din talaga yan. Ang problema, kinaghihirap pa nila, bakit sila masipag? Kasi gahol na gahol sila sa anong gusto nila. Pera yun, maniwala kayo. Nabasa ko po yung mga nag-aaral ako dito sa inyong capitalism, ganyan. Ito may maganda siya kasi nga, uunlad ka eh. Kung ayaw masyadong umunlad, di huwag ka magtamad-tamad ka. Ay, masipag, yayaman. Diba? Ngayon ang philosophy dyan behind that, kaya ayaw natin ako tumusta. Kahit na paano, mas maganda siya sa akin. Pero ano mas maganda dun? Kung mas maganda yung end goal mo. Hindi lang pera, kasi nga may mga tao talaga kung contento na eh. Kung makain lang, wala dun yung ano mo. Motivation mo kasi wala eh. Lalo tayo. Alam, mamatay tayo lahat. Diba? Sa basa mo pa sa Solomon, mayaman siya. Tapos kung nasabihin naman niya, pasan yung mga naipon ko. Diba? Sabi ni Solomon. May point din eh. Sa dami niyang pinagawa, ilang taon lang siya mabuhay. Iiwanan niya sa tao, hindi niya alam kung loko-loko, ano, yung sabi niya eh. Napanghinayang minsan talaga din. Ngayon, ito yung advantage na ginagawa natin. Pwede mong sagad-sagadin talaga itong bagay na ito. Kasi, alam mo, ang rewards ito is eternal. And therefore, yun niya, kaya minsan hindi ko maintindihan pag Kristiyano, hindi ka masipag, hindi itong bagay. Kaya ngayon na, nawala tayo ay may courage. Kasi ito, sinasabi nyo yung kayamanan, yung reward na makakuha mo sa pag-label, okay, pagkatrabaho, so winning. Hindi lang, hindi mabubulok yan, okay? Lahat yan ay may ipon sa langit. Okay, so kung ano mang paano i-convert ng Diyos yan, ano mang currency sa langit. Basta yun na yun. Sigurado yun. Amen? Amen. Yun yun ha. Ayan, balikan na natin yan. Kung sabihin yun ha, John 6:27. Labor not for the meat which perisheth. Ngayon pa lang, magkinatama din yun. Okay. Ito kasi para manahan. Sige, tumanding ako din ha. Ay! So, doon pa rin tayo sa introduction ko, ano? Goals. Ano yung mga goals natin? Bakit tayo dapat mag-preach?
Ligtas na tayo. Bakit ito importante? So, tingnan muna natin yung mga mali at tama. Ano ba yung mga tamang dahilan? Isa-isa natin kasi po, ganito po yan. Pag kayo ay matagal na lang gusto nyo, nagtatanong nyo sa ako niyan. Kaya bakit iba tinatamad? Bakit iba? Hindi masyado masipag? Makasama lang? Makapakita lang na nag-face, na-picturean? Okay na to. Diba? May petix-petix ka. Kasi misa mali yung dahilan eh. Baka... Kaya ka nagandyan dyan eh. Dado lang natin yan ha. So, para sumikat, tama ba yun? Para umaman. Para masiya ng Diyos. Amen. Pakitang gilas. Para maligtas yung kaluluwa. Amen. Para hindi ka masabihan lang, tamad naman ito. Kaya sumasama ako, yung masabihan mo rin. Para kumita. Sabagin sa ila ito na, hindi ba ganyan eh. Walang makita pa ba? Sige, pastor na lang ako. Ano ba ganun? Hindi din, di ba? Walang magawa, para may magawa. Okay naman, kasi wala. Pero, hindi maganda. Kasi may pinakamagandang bagay sa muna eh. Ito, medyo controversial to. So, substitute for working a job. Okay? Wala akong pagpapaho, parang ganun din kanina, no? Gusto winning lang ako. Tama ba yun? To have church member. Ayun, tama yun, di ba? Tama ba yun? Hindi yung main. Mali po yan. Yan ang malalaman natin mamaya, no? Pag yan ang goal mo, side ka dun. Eh, sa Bible, ang nagdadagdag sa church, ang Panginoon. Hindi yun. Pero talagang dyan din nagagaling yan madalas. Hindi lagi. Anyway, para naman pagyabang ka. May picture-picture ako. Alam mo, spiritual ka. Ilalagay mo sa Facebook. Kasi iba pa na hindi po kinopost. Hindi ba payabang, di ba? Ako, wala akong pagyabang. Ito na lang. Di ba? Maliri naman. To look good. To have somebody to marry. Ano ba yan? Nang panaghanap. Huwag naman ganun. Okay. Just to conform. Jumit pa. Eh, kasi lahat tayo nag-gusto winning. Hindi, sige na nga. Bakit na rin? Bakit na lang? Win lang. Magmukhang cool. Cool ba yung soul winning? Okay. Ayun, parang kaya ang gusto winning. To have disciples. Kilala ako, dami yung taga-sunod. Ako, wala. Sige, soul winning ako. Ano ba yan? Hindi pa rin, no? Huwag yung gagawin ko yun. To please the pastor. Ay, gusto mong masaya si pastor eh. Makakasaya naman talaga ako. Pero hindi pa rin yun yung dahilan. Magpa-impress, okay? Ayan, so ilan ang tama nyo? Tignan nyo, dalawa lang ang tama. Sinadya natin yung para at least madaanan natin yung mga mali. Huwag yung gawin yung dahilan, okay? So, tuloy tayo. Rewards for the soul winner. Bakit kaya tayo mag-soul winning? Nung ligtas na nga tayo. Para sumaya ang Diyos. Hindi ba siya masaya? Palagay mo. Sa'yo, masaya ba siya? Masaya sa iba, baka sa'yo hindi. Hindi. So ito po dating part ito. Bakit ang pagkakatapat, no? But anyway, sa computer, sakto yan. Matandaan niyo po ito, huwag kayong mahihiya. Another tip to, no? So sa iba kasi, narinig ko na sa maraming lugar, maraming tao, sabihin nila, huwag kang maglingkod para sa reward. Oh. So in a way, parang maganda rin yun. Ibig sabihin, sa pag-ibig, di ba? Tama rin yun. Kaso, sa totoo lang, kukulangin po yun yung motivation mo kasi, again ha, kaya po natatapos natin yung ating seminar test sa governments, di ba?
May nakakuha kayo doon, sana nakakuha niyo yung capitalism against communism. Ano yung pagkakaiba at ano yung advantage, disadvantage. So kaya walang maayos na komunistang bansa. Kasi maganda yung idea, maganda lang pakinggan. Pantay-pantay tayo lahat. Maganda pakinggan, kaso hindi rin tayo pare-pare na motivation, no? At pag ikaw ay masipag at magaling, tapos yung isa, tamad. Tatamarin ka rin, tapos kung pareho lang kayo ng tingitain, mabahit ka ba naman? Kaya, alam po ng Bible yun. Kaya ang Diyos mismo ang nag-institute na, no? Hindi natin dito, maibasa po, ready to go. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Wala naman soul winning dyan, ah. Diba, wala naman? Kaya tanong ko, sino ba yung na-persecute? Madalas. Diba, kung nasa utang sa church ka lang, kanta-kanta ka lang dyan, wala naman. Ang makakakuha ng persecution, mga preacher talaga sa labas. Alam niyo yan. Yan, natakot din tayo minsan, di ba? Kasi mga sample lang ka lang ang isa dyan. Hindi ka patsin, irapan ka. Hindi ka sanay ng ganun. Di ba? So, kaya ayaw na agad ulitin. Pero yun ang gusto ng Diyos na soul winning ka. Kaya ngayon, the more na sumusunod ka sa Diyos, the more na persecute ka. Okay? Good yan sa Bible. Right? Kaya ngayon, ano yung mag-aano sa'yo, magpupush sa'yo? No? Nagawin pa isang bagay na mahirap, tapos aawain ka pa, ano yung ano? Kaya ang Diyos niya, magaling. So alam niya, ng tao, katulad niya yan, nang nagtatrabaho ka, hindi na, pare-pare tayo sa masweldo, kumakain naman tayo, ba't ikaw magsisipag ka pa, di ba? Pare-pare naman tayo kumakain. Kasi dahil sa reward, alam mo, na pag masipag, hindi lang yun ang ano, hindi lang sweldo ang inaasahan mo. Lumalaki pa yan, eh kung may posisyon ka pa, mas malaki yan. Baka ninyo alam, mga bata ha. Kasi sinasabi ko sa inyo, may mga bata. Kasi ako hindi ko na rin tumawag itong bagay ng bata ako eh. Masyado generic lang. Kaya lamang sana kayo. Ganun sa trabaho yan, pag masipag ka. Ba't pareho lang tayo empleyado dito, pareho lang tayo 5 years dito, bakit ang triple sweldo dito? Alam nyo ba yan mga bata? Tapos wala yung sweldo ng iba sa tao sa iba? Unfair ba yun? Depende. Yung iba unfair, pero yung iba hindi. Yun talaga eh, kasi mas importante sa kumpanya eh. Diba? Yung isa, madaling palitan. Okay, again, daw na lalain ha. Ganda, alam nyo yan. Kung ikaw ay nag-ano ka lang, nag- ang alam mo lang, walang iba, kundi magwalis. Okay? Pwede kang palitan ng robot, alam nyo may nag-robot na nagwalis na. Ang galing mo, ewan ko lang sulit siya. But anyway, yung mga matalino, magaling, mga nag-iisip talaga sa trabaho, hindi papalitan ng robot yun. Kapag importante ka, masipag ka, malaki ang sweldo mo. Ganun yung kahit sa Bible, ganun din yan. Amen? Eh, pare-pare na tayong ligtas eh. Yung isa, masipag. Matyaga. Ano? Hindi lang sa sarili niya, tinuturo niya pa sa iba yun. Huwag ka lang po yan. Pag ikaw, magaling ka, tinuturo pa sa iba, mabait ka pa. Pag kasama ka nung ka-team mo, talagang ginaganaan sila. Mahalaga ka para sa team. So, ganun tayo dapat sa sa church. Amen? Hindi yung ikaw yung katitisukan. Nakakita ko na naman si kapatid. Tinamad na naman ako. Hey, nandang yan ha. Yung, nandang yan, rewards. Maraming reward. Kaya nakabagin natin lagi yan. Ako lalo. Kasi natutunan ko din to. Doon ako na, ano eh, natauhan ba. Na hindi ako gagaya lang sa iba. Na soul winning nila once a year. Tapos pinagmamalaki pa. Ipo-post pa. Tapos natawa ako dun sa... Wala pala si ano, no? May binigay lang sa akin dad. Hindi ko alam bakit si Ben. May church na... Hindi siya church eh.
Mga church, marami lang ganun, balang church. May mga ganun na ngayon. Kesa, sabi niya, nag-replace. Kailangan, revive natin ang soul winning ngayon. May mga baptist nila ganun, nakakahiya yun, alam niyo ba yun? Hindi mo kailangan i-revive na, dapat normal na yun sa atin. Amen. Nahiyam yun. Okay. So yan, para si Bagi kayo, lagi tandaan niya ng Diyos ay matino, hindi siya komunista. Pag mas masipag ka, mas may reward ka sa langit. Amen. Amen. Tandaan niyo po yan. At ganun din sa Luke, no? Sa Matthew, ganun na ganun sa Luke, sabi dyan. O na lang, rejoice in that day and leap for joy, for behold, the reward is great in heaven. In like manner, did their fathers unto their prophets. So ganun din, ganun na persecution din ang ano dito eh. Pero again, sino man ang persecute nyo, nagpapabawi, nag-replace, hindi natapot na sila'y kagalitan sa sinasabi nila na pinapasabi naman ng Diyos. Okay? So maganda lang din sa look, meron pang ano eh, tumatalon-talon pa. Magkano kasi yung tao mag tumatalon-talon? So dito, exceeding glad lang. Baka hindi pa kasi nakakuha yun eh. Tingnan nyo yung mukha nyo kayo, parang hindi masaya masyado eh. Eh, reward na nga pinag-uusapan natin eh. Kaya sabi, exceeding rich, exceeding reward! Tama, hindi pa. Sabi ni Luke, lumandag ka sa saya! Kasi kaya naman, ang hirap nung pagiging pinipersecute ka. Kaya naman, tutuwa ka dyan. Pero inaano tayo ni Christ Silent Diyos, naku, sigurado reward mo dyan, wala akit. Amen. Amen. Kaya yung papa, ano, soul winning, huwag kaya, pagka dahilan ha, pag ayaw mong soul winning dahil sa ganyan, pahiya, naku, mababaw yan. Kaya lang, magpatungan niya, matakpan niya ng pag-unawa naman, ano, anong pakailan mo, sabihan mo kung mga pangkina, ano ba yung mga, sino ba yung nadi-discourage ito? Kaya nga, kami nagbabakasyon, kami, picture dito sa beach kayo, diyan kayo. Wala kayo siguro pera, no? Masag ko. Hindi, ginagamit ang namin sa tama. Amen? Amen. Yun, yun. Hindi na magwala yung pera, yun ang sabihin mo. Okay, move on tayo. So ano pa, introduction pa rin po tayo, ha? Napaka-importante ito. Source and object of this bad day. Pag sinabi bad day, kautusan, utos, again, kaya kasi nagtataka yung may, bakit may iba hindi masyado sa meeting? Bakit naman hindi masyado yung kontante yan? Ba? Yan sila, hindi na ginagawa eh. Sabi, hindi ginagawa. Baka pwede namang skip yan, di ba? Kasi kaya mahirap. Hindi, sabi, sino ba nagkukutos nito? Nabasa, di ba? Masyado maliit. Nabasa, Mark 16:9, ready go. Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils. Okay, ganun po yung siya yung nag-resurrect na, no? Matthew 16, last chapter yan. Masahin niyo sa 15, ready go. And he said unto them, go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth shall be saved. Nagsabi sa atin mag-soul winning, eh, preach, si Jesus mismo eh. Come on. Ayan. Malinaw yan ha, so di something na malabo na pwede yung skip. Eh, sabi lang ni Paul yan. Eh, sabi lang ni Peter yan, sabi lang ni Nicanor yan. Hindi si Nicanor. Kabagada ng statement yun. Okay? Hindi ko makakilala. Hindi! Si Jesus nagsabi niyan. Amen. Okay, so obviously yan. Doon yung bigat niyan, ha? Si Jesus yung nagsabi. I-skip mo ba yan? Kaya, sino kausap niya? Baka sila lang naman, eh. Baka si 12 lang. 11, you know. May basa, ready, go. Go ye therefore and teach all nations. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Teaching them to
So, sino minakausap niya yung, alam mo, 11 lang? Hindi, dito sa Mark, sa lahat po yun. Dito din. I have commanded you. Sino yung mga yan? Mga lahat ng ligtas. Okay? May yung mga usapin ka ni Jesus. Sino ba? Okay, lahat yan kinakausap ni Jesus. Ngayon, hindi lahat tayo pasto, di ba? Kaya missionary. Kaya wala tayo pwede mag-solid at kaya natin gawin yan. Dapat lang gawin natin yan. Kinakausap dyan. Tignan natin dito. Kanina natin gagawin yun. Pakibasa mo ha, parang basa pa lang, tinatambat na eh. Ready, go. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. Hindi nyo nabatan nyo ha. Sino yung kinakausap niya? Kanino natin gagawin? Sa kamag-anak lang ba? Sa mga Pilipino lang ba? Sa mga... Hindi, sabi dyan, all people who are nasa bansa nyo lang. Basta tao yan. Okay, so, except, may mga exemption yan ha. Pero karamihan, by default, lahat na yun. Kaya hindi ka makawala ng pabaho, di ba? Malinaw na, sino yung source? Si Jesus, sino yung kausap, lahat ng ligtas, kanino gagawin? Kahit sa nino, isentod lang yung mga reprobate, na konti lang naman yun. So, ang bigat at mabaho, di ba? Hindi mawawala tayong mabaho. Kaya importante talaga to. So, may timing din. Hanggang kailan? Baka naman tapos na yan eh. Kasi ang buong mundo, sa panahon natin ngayon, na-reach na lang Casper, isang degree. So pwede daw, pwede ba huminto na tayo? Hanggang kailan daw? Until the end of the world, gabi naman. Hanggang di nagtatak. Oo, ganun niya kasi may tao pa eh. Maraming di naliligtas pa. Hindi, importante maligtas sila. Hanggang tayo ay mamatay, ang mundo ay magunaw. Ganun din tayo, namamatay na tayo. Gagawin natin ito. Amen? Dapat! Or until may Calvinist ka na. Ito ay sino yung kausap mo. Yung mga shit. Baka nyo nag-like-like pa kayo ng mga Calvinist ha. Bakit hindi ko alam, pastor. Eh, alam it mo. Okay, okay na ba? Sana masyadong tayo na na-cover. Meron pa dyan ano ah. Kaya kayo lang yan. Okay. Method of soul winning. Nabasa rin natin. Okay, basahin natin ito. Paano dapat natin gawin yung soul winning? Diba, nag-aaralan natin. Pero as a overview, paano dapat? How should this be done? 2 by 2 from house to house. Tagalog, mas maganda 2 by 2 kasi huwag ka lang mag-isa. No? Okay lang mag-isa kaso mahirap, hindi sustainable. Maganda may kasama ka at least isa. Okay din, kung dalawa, tatlo, apat na kayo, pwede nang divide. Maganda, 2 by 2. Tapos house to house, hindi kayo mag-skip lang. Diba yung basta yung gano'n nga, madalas ang ginagawa nila ha. Diba nag-gusto ko nilig pa rin ako mabaptist. Ang ginagawa, i-invite nila sa church. Maganda naman yung kaso, gano'n ka, dami yung masusunod mo pag gano'n ang method nyo. Diba? Ilan ang pupunta sa church sa loob na isang taon siguro, mag-invite ka. Panahon ngayon. Diba, napakakunti lang yan. Unlike, pag sinabi sa Bible, ito, sinabi po sa Bible ito, kaya basahin natin, ha? Ako muna, sabi niya, and he called unto him, well, and began to send them for 2 by 2. Eh, ba 2 by 2? Malamang maganda yun, no? Malamang yun ang method talaga. Malamang yun ang the best. Pwede naman 10 by 10. Kaso, 2 by 2 ginawa sa Bible. Ganun din dito sa Luke 10:1.
And after these things, the Lord appointed other 70 also, to send them 2 by 2, 2 and 2. Dalawa-dalawa. Before his face, into every city and place, whither himself would come. So, bakit 2 by 2? Kasi gano'n ang style eh. Maganda yun na may bonding kayo, and then may magkakatulungan kayo, pag napagod yung isang magsalita, yung isa naman, di ba? Kausap, isa silent partner, makapagod. Eh, ba't hindi pwede sa church lang? Eh, sa Bible again, sabi dito, kaya rin po sa ready, go. And daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Ginagawa nila dati, nagdama natin kayahin, gano'n sila. Every house, lahat ng bahay. Ang sabi nila, may sila yung salita ng Diyos, gospel, and then, yun. Hindi lang yan, ito pa. So ito naman yung nag-speech si Paul sa Asia Tenders. Sabi siya nagpaalak, no? Sabi siya, and how I kept back nothing that was profitable to you, but I've showed you and I've taught you publicly and from house to house. Ibig sabihin na hindi siya talaga namimili ng lugar. Either soul meeting or discipleship, ganoon, house to house. So yun yun. Yun ang mga methods natin, ha? Hindi tayo gagawa ng gimmick na iba na napagandahin natin ang auditorium, tapos magagandahan niya pang tao. Oo, sigurado. Kaya man, may ganun pa rin. May hira yan. I'm sure, mag-ano sila, pag-ano na sila, gusto mo talaga ako sabi, mag-ano na sila. Diba? Hindi pa rin. Hindi mo may isa-isa yan. Pag hindi mo ma-solve na sa bahay nila, o sa one-on-one. Okay, marami mo tayo matapos. Umaba pa. Okay. Katagal pa niya. Okay na, ang dami na natin natutunan. Ang maganda naman dito kasi, ay itong mga to, yung anchors. Nakikita nyo na yun, di ba? Di ba? Na nawing kayo sa house nyo, di ba? Kaya house to house. Imagine nyo kung mayroon punta si Brad Good. Di ba? Ganun din sa mga Roble, no? Pinuntahan natin doon. Sino pa? Christian, di ba? Baka pala siya nasa bahay din. Dito na, no? Kasi kilala naman nila dito. Pero yung ate mo, yun ang unang naman doon. Namasta pala si ate mo, ha? Si... Yan, si... Eh, si isang ano siya, man? Sa... C6. C6. Okay. Sino like siya doon? Ano, nag-alaw mo lang sa daan? Ano naman yun? So, nasa daan, nasa daan. Hindi, hindi ko makalimutan sa bahay, di ba? Hindi ano din. Na, si... Dito ako dito po. Dito, ha? Picture ka pa lang. Dito pa. Yes, dito yun, sa bahay niya, sa pakasang bahay. That's why. Okay, so yan. So, yun ang method natin, ha? Hindi nakakahiya yun. Yun talagang biblical method. At ito pa effective doon. So, okay, may aminin ko sa inyo, mayroon akong naisip-isip dati. Baka may method naman na iba dito. Minsan, di mawala yan eh. Kasi nga, parang hirap. Nag-iisip ka ng better way. Tama naman yung nag-iisip ng better way. Diba? Pero pag nakita mo na sa Bible na ganun pala, hindi ko out history, napatunayan na yan. Wala ka na idadagdag dun. Okay. Kaya may agap-agap pa kayo dyan. Pati sige na. Hey, move on! Ito na. So preparations of the soul winner should make ito yung dapat ng pagandaan. Kasi again, parang gera nga yan eh. Alam nila yung gera, di ba? Susugod ka kung saan. Delikadong lugar, hostile. Dapat handa ka, di ba? Ito natin kanina, persecution. Dapat handa ka. Ano yung hinahanda ng mga sundalo? Almas, katawan, mental, nanda yung sila mismo yung katawan, no? Ito yung emotional, tsaka yung spirit nyo. Sabihin, dapat hindi ka,
equipment and skill, no? Yung paggamit sa equipment, ganun matagal na tinitraining. Sa kaya katawan din, skill, ganun yung tax. Tagal yung hinaganda niya, pa pag nandun na sila, dinitray sila, gagawin nila, mga accomplish nila yung pinagawin, na hindi mo kasing gagawin. So, ganun tayo din. Okay? Kaya titignan ko yung tinatawad na dito, wala na, alam ko na agad. Okay. Yan yung in-college kayo. Okay. Ano yung mga preparasyon na dapat nating gawin? So this is a spiritual task. So hindi lang ito para sundalo nga na maganda ka lang sa katawan mo. So may bala ka, wala kang baril, okay na. Ito spiritual ito, yung sabihin, hindi nakikita natin yung kalaban natin. Diba? Ang nagbilita sa Panginoon mismo. So ano yung dapat nating unang gawin? Letter P. Okay, sabi si Fish 6, ready, go. Okay, sino yung sabi nito? Si Paul, by the way, kaya palang maliit na pag single. Hindi ganun kaka-compatible yung ano. But anyway, tapos lumalabas. Masensya na kayo. Malaki yan dapat eh. Anyway, ito si Paul. Humingi siya ng prayer sa mga tao, mga kapatid. Okay, kasi kahit magaling na siya, alam niya na yan, alam niya nga, spiritual battle to eh. So, kailangan ko in the end of the day, ano, paggabay ng Diyos. Paano mo kukuha yung paggabay ng Diyos? Hingin mo, di ba, sa Diyos? Gusto naman niya, bibigyan mo. Pero hingin mo rin every time, kaya ginagawa natin din yan, ha? Hindi yung bago sa atin. So, pray, okay? Then number one, pray for boldness. Swell, katapangan. Kasi yan nga yan, pag andiyan ka na, iba yung mukha dito, yung mga tao, yung mga mukhang matatay, yung mga sungit, mayaman lalo, ganyan. Kaya panalangin natin yan, every time. Amen? Ito si Paul na to eh, nag-pray pa siya eh. Ganyan. Kung si Paul nga, nag-pray pa for boldness, eh, napakatapang na nito. So ganun din tayo, huwag nyo makalimutan. Amen? Let's pray for boldness and then, yun. Tiwala tayo sa Diyos para bold tayo. What else? Pakibasa, ready, go. Then say it unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. So pray lang natin, ha? Bukod sa boldness, parang ano yan, parang ano yan, nagsasaka ka, ang dami mong sasakahin, kaya mo naman sakahin yun. Problema, sayang yun pag hindi nasaka ka lahat, di ba? So kaya isa sa mga pa ating pinapanalangin ay pray for yan, collaborators. Yung sabihin, sana naman, kaya ko naman tabusin, kaya pwede mo may kasama ako, parang madali, mabilis, di ba, masaya. Diba? Pangit na yung mag-isa ka lang eh, diba? Diba? Gusto gano'n. Pero, yan, sinabi sa Bible yan. Sinabi niya, siya na nga yung Panginoon, pero sinasabi sa ibang tao, mag-pray kasi kayo. Amen? Huwag ka pastol, ganyan ha. Huwag ka pastol ng binata. Gusto mong hirap nun. Dapat meron kang kasama, katuwang. Mag-perfect dyan yung asawa mo. Amen? Supuntahan ka. Ganun din naman, pag soul winning, ganyan, gusto natin mas marami tayo, mas okay, mas masaya, di ba? Ayan, so pinag-pray din yan. Masaya mag marami. What else?
ano may mga papanalangin natin? Ako naman muna, brethren, my heart's desire and prayer to God for this time is that they might be saved. So yung mga tao nagtuturo, lahat daw ng Israel, saved na agad. So ba't pinag-pray niya? Mali yun. So ngayon, di na sa Israel, basta lahat ng tao, nangangailangan ng kaligtasan, salvation. Pag-pray natin sila. Kasi, again ha, kaya mahirap minsan ang soul meaning, pag na-reject ka ng ilang beses, parang ka panghihinaan ka, parang feeling ko parang ang basura na ewan ang magbaho yung hinigang mo na, di ba? Ganun yung isa, kaya mahirap, yan ang papahirap din, hindi naman siya mahirap na, kinakapagod din. Kaya wala na sa mga bago, pag na-reject ka, masakit sa loob din, man. Kaya sabi sa atin dito, doon pag-play mo yung sarili mo sa proteksyon, pero kailangan kasi nila na maligtas, di ba? Yun ang ating primary goal natin. Kaya pag-play natin sila, kailangan nila yan, nawa ay bigyan sila ng biyahe ng Panginoon na maligtas sila. Okay? So ano pa? So marami tayo pwede ilagay pa dyan. Sige nga, ano pa yung mga dapat pray? Nabanggit ko namin kanina, no? Yung sarili natin, ingatan tayo ng Diyos, di ba? Okay. Yung nag-son meeting ka, sana ka na sa kasahan. Masaklap na ano sa ating pare-pareho, di ba? Ano pa? Okay. Ha? Wisdom. Boldness. Ano ba yun? Ano ba? Sabi ko. Others. Wisdom. Hilig sa tamang tao. Ito na yun. No? Pasok na dito, no? Wala ito na kailangan ng aligtasan, pero yun, kasi nga may limitado rin ang oras natin. So Lord, ilig mo na ako sa tama yung talaga gusto maligtas mo. Ano pa? Weather, very good, no? Kasi mas magandang weather, mas conducive sa itong gawain, no? Huwag masyadong mainit, huwag masyadong uulan. So, tatakuan yung tao, di ba? Lagi din. Okay. Ano pa? Very good, ano pa? Pag-apply natin. Ano? Ano, Pastor, yung mga memory talaga yung Bible. Kailangan sa mga memory talaga lahat yung nasa laman ng Bible. Wisdom there. Para ano talaga. Ready to answer. Ready to answer pag may question. Yes, yes. Wisdom yun. Pasok din sa wisdom. No? Pero yun, may preparation ka rin. Kasi sabuhin mo na. Ano pa? Walang makaaway. Very good, no? Iiwas tayo sa mga tao, mga magandang tao, bago napag-debate, gano'n. Iiwas tayo doon. Ano pa? Ha? Kalusugan. Kalusugan, sabi. Si? Tama yun. Kasi kung pinag ka ako, ano ba yun? Oo, oh, okay. Nanunuyo yung ano ko. Kasi nga, nakailan ka na. Wala, hindi. Kaya Lord, bigyan mo ko ng konting ano na yun, yung extra ano, parang Samsung. Kasi dito na rin lang tayo, di ba? Ayan, tama yan. Ano pa? Hindi na yun, basta protection. Yung isa pa ako kanina kasi. Resources. Yo, resources. Ako lang yun. Punta halala pa. Ingatan tayo sa biyahe, di ba? Resources, pera. Lahat yung gastos po yan. Paano bigla na lang naisipan nito? Ayoko na yan. Di ba? Kaya tayo. Wala. Nagawa lang tayo ng ano. Wala. Hinto yan. Anyway, hindi pa rin naman. Pero, mas maganda tuloy-tuloy. Di ba? Ang hirap ng... Wala tayo ng resources. Very good. So ano ba? Ngayon mo yun. Try natin lang time. Okay. Move on. So ano ba yung dapat natin paghandaan? Sabi dyan, nakita nyo na, no? Yung maayos naman yung ating damit. Ano ba yung dress code natin? Sabihin, ano yung mga pwede, ano hindi. So una, yung iba naman, nasobrahan.
gusto yung pang-pulis yung sa church yun na rin. No? Depende sa inyo, pero ako, yun na over the years, mas maganda kung pumutabi ka. Amen. Kasi upuha ko saan-saan, di ba? Parang okay na ka dyan, masabi ka pa kung ano tayo sa inyo. So maganda, komportable. Okay, kung mainit ang ano, dala ng dapat ano. Appropriate, comfortable and modest na lalo sa babae, ganyan sa lalaki. Okay, basta komportable, yan ang pag-uusapan din yung anong table yan. Okay, kung naksando, diba sa lalaki, yun naman, short. Alam nyo natin eh, basta basically sa akin, kung sinusunod ko sa labas na maayos, okay na yun. Okay, pero mas maganda, sa lalaki, ito nakapagtalon. Okay? Better yun. Pero hindi yun, absolute nga sa akin yun. Kasi hindi ko gagawin yun talaga sa akin. Then, paa, yan. Sinusunod ko sa paa mo. Importante yan. Kasi pag maglalakad ka na medyo malayo-layo, tapos nakatakong ka, di ba? Wala, ano ka na agad na ma-intake ka agad, ha? Sa'yo, pigilan ka na agad. Gusto mo, yes, gusto mo pag mag-ano doon, pero wala, mali yung sinuot mo eh, di ba? Ayan. Nothing too fancy, but also not rugged, okay? So medyo alam niyo naman pag nisyara, maayos talaga yung tsura eh. So huwag naman masyadong rugged, pero huwag masyadong fancy, napaganda. Ito kailangan nyo. Ito yung pataling point dito. Kung medyo hindi mo isip na ba, sa dami ng damit kasi, hindi mo makapili. Isipin mo lang ganito. Remember who you represent. Sino ba nire-represent mo? Gusto nyo ka? Panginoon, ano pa? Sino pa? Yung church, di ba? So, mga kahiyano sa church. Ano saan ka ba? Tapos may hihigaw ka pa, ganyan. Ngayon, talagang, ano, ako may butas yung ano ko, yung gano'n, siya, hindi ko nalagyan, no? Yung mga bago kasi, baka may si Mark, gano'n na ako. Ako, mahilig talaga ako basta mag-ano, mag-short-short, eh. Baguhin mo na yan. Ganun, eh. Maganda, ay ang basa doon nga sinasabi, eh. Kung ano yung humaharap, pinsan na nare-represent yung ang Diyos. So, maayos tayo, sa nabihis pa lang, alam na nung tao kung ano yung na-expect nila, di ba? Sige na, hindi ko masyado mayabang, pero notab nila, okay? Notante po yan. Next. So ito na yung roads, no? Yung roads, kaya dalawa-dalawa yan, dapat ha, ideal, dalawa-dalawa yun. Kinig pa kayo? Yeah. So, dalawa-dalawa. So bakit? Kasi may role, at least dalawa po ang role sa solving natin. Yung isa, syempre, siya yung gagawa ng main, siya yung poker, or speaker ang tawag natin. Siya yung sasalita, lahat ng salita sa kanya halos. So unless, tanungin yung isa. Pero ganoon tayo, pag dalawa kayo, dalang kayo, yung isa lang magkasalita. Yung isa, tawag natin doon is? Silent partner. Anong gagawin niya? Ayan, nakalagay naman dito. Wala kang, hindi nga walang gagawin. Hindi ka lang magsasalita. Kahit gusto mo lang isalita, may tigilan mo. Kaya may mga marami kang pwede gawin, dapat gawin. Okay? The ideal is by 2 by 2 by 2. Other number will do, but not the basic of the role. So, yun naman dito kanina, dapat isa speaker, isa silent partner. The speaker will do all the talking. Yan na silent, speaker eh. The silent partner ang gagawin. Silent partner will do all the necessary things to have the gospel presentation without distraction. So siya ang gagawa ko yun. Kasi nga isa nagsasalita, di ba dali yan? Alam ka naman siya pa yung kasi nga ba yung mga natin, yung tubig, yung ano, yung Bible. Dapat ikaw yung taga-kalga nun, taga, di ba? Bag, di ba? Mainit, o ito naman yun, mainit. Parang isa si Bad, o di, ikaw yung mag-ano. Mga paraan, yung madalas yung nasa, pag may bata, magaling ka talaga.
kasi kasi yung muna yung bata, di ba? Ang nangyayari sa amin yan. Si Doug niya, nag-share kami sa tindahan eh. Siya yung nagbenta muna. Ayaw ko lang, namumukit siya. So yung mga gano'n, no? Destruction. Yan. And then, yung huli is, pray silently. So silent lang ha, huwag yung parang Pentecostal. Yan na silent partner. Yan na, as in yan. Eh di ka na mag-pray habang siya inagap kasi nakikita mo naman yung nangyayari. Kasi alam mo, pag nag-share ka na, pag ikaw yung speaker, ang dami tumatakbo sa utak mo. So maglang dami yan. Ino-observe mo yung kausap mo, nakikinig. So yung ibang bagay na na nag-pray ka din silently, tsaka the background. Pero yung silent part, yun talaga yung pwede ka mag-focus. Okay, sa malinaw na, ano yung dalawang roles na nga natin? Sandra? Ano yung dalawang roles? Tricia? Pinagsasalita, ano tawag doon? Speaker or... And then, isa? Silent partner, okay? Joshua, ano yung dalawang roles natin? Main? Ano yan? Ano yung dalawang roles? Stephen? Ano yung dalawang roles? Okay, Mark? Okay, mali lang rin ha. Okay, magpunta tayo. Ano pa yung mga preparasyon? So all of us must observe the best aim throughout all the activities. Yan. So the best attitude, no? Dapat maayos ang attitude. Alam niyo sila attitude, yung behavior niyo. Sorry yung mga nalagay dito, mga dapat polite. Kasi nasa ibang lugar ka, tapos higa ka, patay ka. Sabi naman sa atin, maingay. Ay, sige, kung gusto niyo mag-fellowship, pero huwag naman dito, huwag ngayon. Ngayon, gano'n, isa nasa kalsada, ay, gano'n naman yan. Ano yung nag-play ka, di ba? Mamaya, makangin natin yung assessment eh. Dapat gano'n, pabaho na yan eh. Hindi nilipad-lipad yung utak mo, okay? So ano pa, respectful, yung iba naman, parang may pag-debate agad eh. Huwag kang manood kasi ng Masoriano, gano'n may attitude mo eh. Ganyan po yung may habang parang naghahanap talaga, hindi tayo gano'n. Kung nakikinig ka yung Soriano, gano'n may attitude mo. Isang kaya makakasawin nga. Paano makakasawin mo? Ano sinabi? Si, may sinabi yung twist. Yung mga gano'n. May tayo gano'n. Ano pa? Cautious! Sabi tayo ay nag-iingat kasi nga, lalo pag kinapasok ka ng bahay, tapos may mga, alam mo na, magpasagin. Diba, baka ko may mapasag. Yung nagsisi naman yung tao. Tapos ikaw, paano yun? Yung sesya lang kita, inabasag mo yung ano mo, hindi nagbayad ka pa. Ang maingat. Okay? Ano pa yung mga dapat pag-ingatan natin? Ano yung magandang attitude? Nabasahin mo na natin ito. Ready, go. Matthew. I sent you forth as sheep in the midst of the wolves. But ye therefore wise as serpents, and harmless as doves. Ayan, yeah, so sabi ng Panginoon, sinusugo ka niya, yes. Pero alam niyo yung condition nung pagandong ka na? Para ka daw sheep, tapos yung nakapaligid sa'yo, mga wolves, alam niyo naman siguro yung ano na, yung tomay doon, di ba? Yung wolves, gustong kainin, lapain yung mga sheep. Kaya mag na-transform ka ngayon, yung maganda din. So sheep ka, at the same time, na-transform ka ng serpent, anong isabihin, kasi matalino ka. Pero, dubs ka rin na harmless ka, hindi ko yung pupunta ka doon, alam mo, ano ka. Siga na, hindi, batihan mo dito, kasi lumabas kayo, matapang ka. Hindi ka naman. Dahil nyo yan ha, minsan iba nakakalusot pa rin dyan eh. Nagkaroon ka lang konting nalo siya, alam ko na pala yun, alam ko, mahina ka pala itong iglesia na manalo dito. Nalaman nyo, pero iba, yung bala natin, pinapago lang yan. Diba?
sa tamang ano lang yan. Tandaan nyo yan, iba kasi pag hindi nga na-train, yun yan. Okay. So, polite, respect, ayusin yung attitude mo. Ano pa yung mga, sige, ang dami yan eh, maingay. Bastos ka rin, madali kang ano. Sabihan ka lang ng ano, dilipate mo na, pinatulan mo na. Hindi ganun. Ano pa, sige, ano yung mga maganda at hindi maganda attitude? Ha? Friendly. Okay, wala pala dyan. Okay, huwag babagin niya friendly. Tama yun! Itsura mo pa lang. Talagang ano na, gusto na kitang kausapin. Diba, Stephen? Oo. Oh. Sino naman na dito? Minsan si Jana, minsan ano rin ha? Hindi nga masunod eh. Masunod rin ha? Kaya sino mo pero? Si Ray. Wala pa rin si Ray. Si Ray minsan ano eh. Minsan ganun din. Kasi nga, inaaral, okay lang yun. Medyo lang. Kasi kasi nakapagod lang, kulit pa ng kausap mo. So, ilaan mo yun, nag-a-adjust ka. Hindi madali, pero adjust mo kasi dapat maayos sa attitude mo. Friendly, ano pa? Very good, ano pa? Ano pa yung dapat at hindi dapat na attitude? Mayabang. Yung mayabang, iwasan mo yung mayabang. Yes, talagang alam mo ba, kasi dala-dala natin, wala nang natalo dyan. Alam mo natin yun, kaya mga ka ba? Ikaw, ano rin, mayaman ka. Gusto kong malaman nila, mayaman ako. Kaya kahit hindi naman kailangan, gagawin mo yung cellphone. Yung cellphone mo, punta ka mukha naman eh. Eh iba, hindi mo ano, magyayabang pa sa salita. Hindi kailangan yun. Sige, sa gera, ganun po yan. Hanggat maaari nga, may tatago nila yung weapon nila eh. Ano ba yun? Kaya yung mga spy, ganun yun. Inaalam yung balat, gamit ng kalabang. Kasi pag alam ko rin, makikita ko lang yan, alam ko na gagawin ko sa'yo. Hindi mo gusto mangyayari yun, di ba? Hanggat maaari, yun. Wala silang ano, alam-alam. Wala tayong gagawin masama sa kanila. Pero still, ganun yan. Kaya nga, yung iba naman, nakapagin dito ako kaya, yung iba gusto nilang Bible, maliit, nakapagin tatago daw. So dati, may tinuturo din sa akin, kaya hindi ko yung ano yun. Kaya maganda yung Bible natin, parang ano lang, diba? Halata bang Bible pag malayo? Hindi naman, diba? Ano pa yung magandang attitude? At hindi maganda? Ha? Patient. Yun. Pag makulit, minsan okay lang kung talaga yung bata, sabihan mo kasi hindi naman may, hindi mo lang mangyayari kung hindi siya makikinig. Kaya kung okay lang, patient ka. Kaya pag yun, nag-play tayo, pag lalabas tayo na dapat, may bit-bit ka na ka, pasensya. Alam mo na yun dapat. Ano pa? Umawa, mapagmahal, basically yan yun eh. So, winner ka, mapagmahal ka. Pag wala kang pag-ibig sa kaluluwa, bahala sa impyerno, pag gano'y attitude, mapatay, gano'n. Okay? So basically, yun na yun. Ayos, magalang, matalino. Yan, matalino. Kontrolado mo yung sa iyong magalit, kaya din. Okay, kaya pwede pala magtanong anytime, ha? Ganyan ang format ng seminar. Ano? Okay, very good. Those are definitely. Kasi, ano ko din. Pero, mamaya, makikita din natin yun. Makontrolin yung conversation. Pero yes, syempre, bigyan mo ng pagkakataon yun. Kasi hindi ka, parang ang robot nun eh. Yung iba naman, kaya hindi pinagbibigyan ng pagkakataon yung kasakausap. Kasi mawawala ako, basta eh. Diba ganun yun eh, mawawala ako sinasabi ko eh. Kaya na-practicein mo. Diba? Practicein mo na hindi ka nawala kasi master mo na yung material mo eh. Alam mo na kung saan nga punta dyan, kahit balik-balikan ko pa, dinidibati ka, kaya may point dito na, pag dinidibati ka, hindi mo, saka na yan, wait lang, mamaya ito pag-usapan. Ano ba, yung, huwag mo lang basta-basta susugod lang, hindi mo na pahintulutan o isusulungin mo, yun ba, nasa bahay. Yes, yes, yan, yan. Kaya lang, ano mo na, mamaya, pasok mo dito yan. Sino mo talaga mo, bahay niya yun, eh, di ba? Dapat sensitive ka doon, di yung, diba? Ngayon, minsan yung mga bahay na parang dali pasokin, di ba?
Kala lang, ganun, okay lang eh. Pero subukan mo dito yan. Pakagat ka sa aso yan. Okay, dapat alam natin yan. Okay? Again, so this time ay... ano ko lang muna ha? Reset ka lang ba? Pwede yung pa-reset. Stop and start.